All right, bikes like these are not meant for newbies or even intermediate riders. Bikes like these are meant to be ridden responsibly by expert-level riders. At meron tayong expert na kasama ngayon. Walang iba kundi ang two-time Philippine Superbike champion, Rainiel Resuelo. Rainiel! Hello. Thanks for coming in. I'm sure sa mga sumusunod sa Philippine Superbike, kilalang kilala ka na. But let's talk about where your love affair with motorcycles began. San ba nag-umpisa ang riding mo? Nagsimula akong karera sa mga underbone and scooter. Okay. Pero before that, at what age ka ba nag-umpisa? Nagsimula akong magmotor ng 13 years old. Alright. Papunta sa farm namin sa Laguna. Alright. Tapos ganun lang kasi wala pa namang lisensya nung time na yan. Tapos nauso yung mga street racing before. So nakapanood kami and buti na lang sinerte ako na nung dinala ko yung magulang ko sa racetrack. Nung araw na yun walang naaksidente. Okay. Tapos so, doon na, nakumbinsi ko na sila na mas okay na sa racetrack mag... kumarera. Although hindi lang basta-basta pinapasok ang pangangarera, you need the proper training, the proper background. Saan ba dapat nag-uumpisa ang isang karirista? For people who are saying, idol ko yan si Rainiel eh, what route should they take? Paano ba dapat ang proper progress ng isang karirista? Ako, ma-advise ko na magsimula kayo sa racetrack kasi at least safe environment. Walang tatawid, walang ibang sasakyan, may mangyari sa'yo, ikaw lang yun nandun. Tapos, syempre, with proper gears. Okay. Well, obviously, pag sinabing karera, aba dapat yung pinakamabilis na motor ang dala ko. But you can't obviously jump on a bike like this. It's for an expert. This much power comes with, or it requires a lot of training. So we're looking for an experienced rider like you to take on a beast like this para at least maikwento mo sa amin how it feels to ride with this much power. Ano ba ang, best feature when it comes to a bike like this? Ano yung dapat nating bantayan or what should we be aware of pag ganito kalaki ang dala mo? Ako, lagi kong inuunang tignan is yung tire condition, yung tire pressure, and obviously yung brakes. Alright, Rainiel's gonna suit up, put on his helmet and gloves, and head out onto the track. Ano guys, let's ride na! Is the Kawasaki H2R, reputed to be the fastest production bike on the planet right now. How fast? Umabot lang naman ito sa 400 kilometers per hour during one test ride. Kung ihahambing sa superheroes ang superbike na ito, malamang ito si Son of Goku. Its supercharged 998cc engine can produce 310 horsepower. That's 156 newton meters of torque. In one popular internet video, itinapat ang H2R sa ilang supercars, isang Formula 1 race car at isang F-16 jet fighter. Sa simula pa lang, umarangkada na agad ang H2R. Kahit ang jet fighter, iniwan ng H2R. Medyo nakahabol ang F1 race car, pero sa finish line, mas nauna pa rin ang superbike na ito. Marami ding high-tech features ang H2R. Meron itong cornering management, traction control, launch control mode, intelligent anti-lock braking systems, engine brake control, quick shifter na kayang mag-upshift at downshift, at Olin's electric steering damper. Hindi pang newbie o pang intermediate rider ang bike na ito. A bike with this much power is meant to be ridden by most responsible experts.
Amazing, Rainiel. Kakaiba. I mean, it is such an intimidating motorcycle. Ang laki niya, ang ingay niya. It feels like it is such a powerful bike. And it is actually one of the most powerful bikes out there. Almost 400 kilometers yata ang record or speed record nito. Hindi ko ma-imagine what it's like to ride. Ano ba ang pakiramdam when you sit on the H2R? Ano, mararamdaman mo agad yung pagiging bulky niya. Okay. Kasi kung alam naman natin na isa lang siya sa mga motor na may supercharge. That's right. Kaya... Hindi mo talaga madenay. It's not a small bike, it's a very big bike. Pero how do you handle that bulk pagdating sa track? Usually, same technique naman. Mag-a-adjust ka lang talaga dun sa wheelbase ng bike tulad nito dahil nagkikerry siya ng ganung kalakas na power. Talagang hinabaan nila yung wheelbase. Okay. Anong ibig sabihin nun when it comes to handling? Anong magiging resulta? Sa handling, ano, mas mahirap siya ng ilikon ng konti kumpara sa normal bikes. Alright. So kailangan medyo mas committed ka talaga when it comes to your cornering and you need to be able to handle the heft. Pagdating naman sa power, parang hindi ko ma-imagine how you control 300 plus horsepower. Yes, 300 horsepower. Obviously, konting pitik mo lang dyan. Wheel spin is gonna be very easy, traction control. Ano ba ang mga electronics na onboard dyan na nakakatulong to control that power? Yun nga, kagandahan sa technology ngayon, tulad ng Kawasaki, in-offer na nila ngayon yung traction control. Right. Meron na rin quick shifter, mas madali na magkambyo, hindi mo na kailangan gumamit pa ng clutch. Alright. When it comes to braking, it's a big heavy bike. Kaya ba? Kaya ba? How do you modulate speed when you have a bike this big and this heavy with this much power? Yes, tulad nun, dahil sobrang advanced na nga din ng bike, meron na rin siyang ABS technology na makakatulong sa'yo na huwag mong malaki yung harap na gulong kahit gano'n pa. Hawakan yung preno. Importante yan. When it comes to really pushing the bike, napipiga mo ba? Do we have enough, how do you call it, real estate here para masagad mo ang power ng H2R? Hindi enough. What's your record? What's the fastest you've ever gone? I know it's not all about top speed, pero ano ba ang natikman mo when it comes to speed on the H2R? 310, but not this race track. That is amazing. Ano ang pakiramdam ng 310 kilometers per hour? Iba siya. More on yung focus mo, iniisip mo kung pre-preno na ba ako. Okay. And you have to think, medyo kailangan, mabilis ka mag-isip niyan, ano? Oo, dahil siyempre, yung kahit 0.5 na maling steer, right, talagang malayo na yung aabutin mo sa ganung speed. At yun ang sinasabi natin. When we said bikes like these are definitely not meant for newbies or even intermediate riders, you need to be an expert level rider and you need to know how to control all the power that you have when it comes to the speed this bike is capable of. Okay, Rainiel, pagdating naman sa suspension, obviously kailangan na maganda ang pagkaka-setup ng suspension mo to control a bike of this much power. How does it, or what kind of adjustability does it have? Yun, tulad nitong suspension na to, meron na siyang preload, meron na siyang compression, meron na siyang rebound. Masiset mo na talaga kung paano mo gagamitin yung bike. Pag-usapan natin, Rainiel, yung aero package niya. Kakaiba tong mga fins and aerofoils na nakikita natin dito. Ano ba talaga ang gamit niyan? Anong tulong niyan? Ang pinaka-natutulong niya, dahil nga tong bike na to is, alam naman natin yung top speed is 400 km per hour. Kailangan talaga natin siya ma-push down sa track para magkaroon ng enough traction para makaliko and stability ng bike. Alright. Kung mapapansin nyo, kaya siya nilagyan ng ganyan, mag-a-add siya ng weight pero hindi tayo magdadagdag ng bigat mismo sa bike. Alright. Okay. Kaya, so downforce lang talaga? Yes, downforce lang. Sa diretso lang, dun lang natin talaga magagamit siya na hindi mahihirapan yung rider na mag-maneuver kahit right, may ganong weight. Could you take this out on the street? Magagamit mo ba siya sa kalye? Yung H2R version natin, hindi siya road legal. Okay. Pero meron tayong H2 carbon na exactly the same platform, pero road legal siya, meaning may headlight, may signal light, right, may taillights. So, yun yung magiging pwede natin gamitin sa street. So, kung game ka na ilabas ang fastest production bike in the world right now, yes, there's a street legal version. But for now, this was an amazing experience to watch you lang on the track. Rainiel, thank you so much for your feedback. Salamat. O ano, Prof? Ready ka na ba sa ating long ride? Oo, kita-kita mo naman eh. Game na ako. Pero teka, ano ba yung mga daladala mong yan? Mga bag. Alam mo, yung vegan longganisa. Sikat na sikat yun. Pupunuin ko to noon para pag-uwi natin. Good idea yan. At teka, pwede bang mahiram ang isang bag na to? Oo, sige. Pero pag pinunuin mo yun ang kahit ano, akin na yun. Pagbalik mo, walang bawian. Puro ka kalokohan, Prof. Hindi ka na nga! Vegan! Let's go!